Tinugo ang Bisaya. Tinugo ang Bisaya to. Bisaya style. Yummy. Magandang araw mga kapinoy. So ngayon mga kapinoy, magluluto ako ng dinuguan. Pero ito ay Bisaya style na dinuguan. So, sundan mo ang video na to hanggang sa huli. Salamat. So mga kapinoy, ito yung mga ingredients ng ating dinuguan Bisaya style. So magsimula tayo sa carne. Ito ay pork belly. 2.5 pounds na pork belly. Tapos yung sa amin sa Bisaya style, may liver kami, pork liver. 2 pounds of pork liver. Tapos may sayote, nalagyan din namin ng sayote yung Bisaya na style. Tapos 2 sibuyas, 1 kamatis, bali 8 bottle ng ahos, tapos yung green na sili, 2 malaking green na sili, tapos salt, 2 tablespoon na salt, tapos sugar. Tapos ito yung sugar, wala akong brown sugar kaya puti, pili lang din yung puti. Tapos 1 cup vinegar, tapos mantika, 3 tablespoon na mantika. Tapos water, so yung water na gamitin ko, social yung water ko. Tapos of course yung dugo, ito yung dugo. So yan yung mga ingredients mga kapinoy. So kapinoy, ito maghihiwa na to kapinoy. May tik-tik pala ito kapinoy yung maghiwa para hindi ito mag-slide. Lagyan ng wet na napkin sa ilalim para hindi mag-slide. Yan. Una kong hihiwain kapinoy, una kong i-prepare to pork belly. So maghiwa ng pork belly. Yung paghiwa ng pork belly kapinoy is tama-tama lang yung mga sizes niya. Maliit lang. Gamitin ko na sushi knife kasi yung ito hindi masyadong sharp sushi. So yung sizes na Pinoy ng Bilisus, ganito kalaki lang. Malapit na ako matapos mga Kapinoy maghiwa ng pork belly. Gas na to. So ito palang pork belly na to. Iwan ko kung daan na to patigas mamaya. Tutuin. Sana hindi ito matigas na karne. So tapos na yung pork belly Kapinoy. Susunod ko na itong atay, ang pork liver. Ito yung susunod ko na iwain. So bago ko iwain ito, hugasan ko muna ito, Kapinoy. So sa Bisaya style, mga Kapinoy, mostly kami, naglalagay kami ng atay o liver. So yung style pala ng dinuguan eh, ito, mga Kapinoy, is Bisaya style from Negros Oriental. Mga bisdak ni Kapinoy. Mga bisaya ni Dagko. Bisdak. So yung paghiwa ng atay is balik the same size lang ng pork din. Yung sizes is the same size ng pork. So malapit na ako matapos dito sa atay. Kapinoy maghiwa. Pero itong atay Kapinoy is optional lang ito. Hindi lang sa style niyo. Pero sa amin, sa mga Bisaya, gumagamit kami ng atay. At minsan yung laman loob din, ginagamit din namin yung laman loob. So yan, tapos na tayo sa
patay ka Pinoy. So itong sayote, Kapunoy, sa aming Bisaya, nilagyan namin ng sayote, pero ito optional lang po, depende na rin po sa inyo. Okay, pagkatapos ng sayote, Kapinoy, sibuyas, tamatis at kaos, hihiwain ko yan, tapos magluto na ako, Kapinoy. Okay? So kung bago pa lang kayo sa channel ng Kapinoy, i-subscribe. Ganito ka, kaliit yung paghiwa ng sayote, Kapinoy. Kaliit talaga. Ganyan, kaliit, Kapinoy. Tapos sa sayote, ito yung sayote, Kapinoy. Ganito ka, laki yung mga, kaliit pala yung paghiwa nito. Manipis. Bisaya, bisda. Kung aos naman, Kapinoy, bali, walong bote ng aos. Kung naiyak na ako ngayon, Kapinoy, sa sibuyas, papaiyak sa akin. Matis din sa puna. Sa matis. Yeah. Bisaya style. So, tapos na yung mga kamatis mo sa kraus na puna. So, pwede na ako mag-start ng pagluluto. So, ito Kapinoy. Mag-start na ako magluluto, Kapinoy. 3 tablespoon ng matika. Maglandam yan itong matika. Masyadong marami yung matika kasi yung pork belly natin is marami ding taba yan. So, konti lang yung matika. So, mainit na yung matika. Bawang muna. Ahos muna, ahos. Hanggang maging brown to. So, yes. Pork belly. So, takpan muna natin. Takpan muna natin ng mga let's say mga 5 minutes. So, ilagay ko yung liver Kapinoy. Pagkatapos haluin, takpan muna. Takpan muna ng mga 5 to 10 minutes. So yun Kapinoy, nalagyan na natin ng patis. 2 tablespoon ng patis. Lagyan ng isang basong tubig pang palambot. So pagkatapos kumulo ng mga 5 to 10 minutes, lagyan na natin yung suka. Isang basong suka. So kung maglagay ng suka mga Kapinoy, huwag haluin Kapinoy, huwag haluin. Hayaan mo nang mag-boil siya. Tapos lagyan ng asin Kapinoy. Yung asin depende na sa inyo, pero sa amin hindi namin masyado nilalagyan ng maraming asin. Tapos sugar Kapinoy. Ito, optional na to. Depende na sa inyo. Supposed to be brown sugar to, pero wala akong brown sugar. So, Kapinoy, ilagay ko na tong sayote. Itong sayote. Sayote.
Bisaya style pala to. Kaya may sayote. Kami nilagyan namin ng sayote. Pero optional pa rin to. Pero sa Bisaya style, nilagyan namin to. Yung style na ito is from Negros Oriental sa lungsod ng Zamboangueta. Ito yung mga ginagawa. Ito na yung pinaka-trail, yung dugo. Ito na. Isa baso ng dugo. Make sure na haluin to. Palagi tayong maghalo nito. Haluin ng haluin. Kasi para hindi mag... Ano ba yun? Para... Ano yun sa Tagalog yun? Halo lang ng halo. Sagol lang ng sagol. Tapos ilagay yung sili ka Pinoy. Yung sili namin dito sa Canada, sobrang laki. Sobrang laki ng sili. So ito ka Pinoy, isa-serve na natin. Ito. Dinuguan, Bisaya style. Yan yung dinuguan, Bisaya style. Yan ka Pinoy. Creamy. Creamy, Bisaya style. Pinoy. Tapos, lagyan natin ito. So yan ka Pinoy, yung dinuguan Bisaya style. Tapos na ito ka Pinoy, pagluluto at ito ready to serve na. So yun ka Pinoy, tapos na ako sa pagluluto ng dinuguan Bisaya style. So ito na yun. Yan, ready to serve na. Yan. So, kakain na ako, Kapinoy. Kakain na kami. So, maraming salamat sa pag-watch ng video namin. Ng video ko. At kung bago ka pa sa channel namin, please subscribe, Kapinoy. Maraming salamat. Bye. Peace.